Biar gua. Mga araw mga boss, welcome sa isa na namang episode sa ating channel. So ngayong araw na ito mga boss, ito naman ang gagawin namin. Tiles naman dito sa ating sahig. Kasi nung nakaraan, ayan, nakita nyo yan. Na-arrange ko na yan. Pero hindi po yan dapat ganyan ang itsura niyan. Maglalagay pa tayo dito ng mga kabinet niyan. Tapos dito sa baba, mga kabinet din. So yan, natapos yung ating tiles dito sa ating banggira. Kung gusto nyo mapanood ang video niyan mga boss, nililink ko lang sa description sa baba. Itong tiles na to. So ayan mga boss, ang ginawa nila sa ating door ay binawasan kasi maglalagay dito ng tiles, aakyat ang ating sahig mga boss. So ang mangyayari niyan, sasayad na yung lamesa, itong door na ito. So ayan, binawasan sa baba. Itong ating sahig, binutas-butasan na nila. Ayan na ba? Ipaprim lang nila. Ano? Butas na ang kanina, nag-markings na rin sila. Hinanap na nila yung level. Itong dito na banda na sahig namin mga boss, grabe ang baba dyan. So, makapal-kapal ang idadagdag dyan. Pero dito medyo manipis. Ayan, maglalagay na sila ng linsa. Tawag dyan sa amin sa Bisaya, linsa. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa Tagalog. English, lime. Yan yung tiles na ilalagay natin mga boss. Yan. Ngayon mga boss, kung nakikita nyo yung mixer na inimbento ng aking tatay, gagamitin na naman yan ngayon. Ayan na, in action na naman siya. So yan, nilalagyan na. Ay, butang nga naman ni Modritzo. Dapat nag-andar na pagbutang ni mo. Murag awas na ba? Sige, sige daw. Yan na, isa kasako lang. Ayan mga boss, mali yung pagkagamit namin. Dapat pala dandaan, hindi diretso ilagay isang sako. So yan ang nangyari. Inaano pa namin, ayusin pa na. Kasi vibrate na yun, dapat tayo vibrate yun. So ayan mga boss, nasobraan ang tubig. So dapat pala buhos handahan siya, simento, bato, buhangin, tubig. So yan, nasubra na ang tubig. Ewan ko kung magamit pa nila yan. Pero magamit yan, ano lang, idagdag lang siguro doon sa imimix na susunod. Kasi parang masyado na yan matubig. Di yan pwede pang tiles. Nag-layout na sila kung paano nila ilalagay yung plastada ng tiles. Kasi hindi yan po pwede na latag ka lang ng latag. Pagdating mo doon sa dulo na banda, ang mangyayari sa tiles mo, wala na. Yung mga distancing nila, wala na, hindi na maganda. So dapat naka-layout talaga siya mga boss. Yan mga boss, nilalatag na nila. Yan o, kita niya yan, kapal ang dinagdag nila. Yan, kapal. Ito yung dito babanda. Pababa yan siya. Hindi maganda yung pagka-flooring niya nung nakaraan. So itong trabaho na ganito mga boss, hindi ito pwede ng DIY. Siguro kung ikaw marunong ka, kaya mong i-DIY. Pero kung kagaya ko, online job. Wala naman sigurong online job na mason. Yan o. Ang hirap yan, pati yung masa nito, itong simento, dapat tama yung lapot niya, hindi yung masyadong basa. Kasi pagka natuyo na siya, magbabatal, no? Pag mabasa masyado yung tubig ay yung simento mo na mix mo nito, pag tuyo niyan, ang resulta niyan, magbaba yan siya. Kaya hindi na magpantay. So kaya dapat yung mix mo ng tubig niyang simento, dapat tama lang talaga siya. Yang nilalagay nila na ito mga boss, adhesive cement yan dyan para kumapit ng maganda yung simento dyan. Nilalagay lang nila dyan sa pinakailalim. Parang kabit kumakapit. Parang kabit kumakapit. Isang linya yan mga boss. Mula dyan hanggang dito. Yan ang pinakagayon na nila. Pag nalatag na itong isang linya na ito, wala na, okay na yan. Pwede na yan sila mag-file dito sa gilid-gilid pag ganyan, patakbo sa
No? Pero ang style yata ni Robert ay lahat galing dan sa ano, papunta dito lahat. Hindi siya yung galing dito, papunta dito, hindi. So straight lang sa kanya, so ganyan lang lahat. So may kanya-kanya talagang diskarte yan. Sa ibang mga gumagawa ng tiles, nakikita ko sa bog kahit saan sila papunta. Kung nakikita nyo din yung tiles natin mga boss, meron nyo dyan pattern din yung design. So babantayan mo din yan pagka nilalatag mo na siya. Baka kasi pangit na tingnan, parang mancha na tuloy ang nangyari dun sa design niya kasi hindi mo sinunod yung kanyang pattern. Ngayon mga boss, oh. Haba na yan, straight yan hanggang dulo. Dating doon, ito na yung pinaka-guide nila. Ayan, naangat nila yun. Ito na yung linsa. Linsa. Makikinig sa Tagalog. Yung guide ng mga nylon. Magandang araw mga boss. Ayan. Kung nakikita nyo, medyo malaki-laki na. Mga sobra 50% na ito matapos. Lapit na to, mga boss. Kailangan ko nang maglinis dito pag natapos to. Sa mga gamit natin, pagtatapon natin yung mga wala na silbi. Ang ating kamera, ayan, bumigay na. Wala na namang battery. Hindi ko na-charge kagabi. Ngayon ang mga tiles, mga boss. Binababad nila ng tubig. Kasi daw, pagka hindi yan nakababad ng tubig, sisip-sipin niya yung tubig na nandun sa simento. Ang mangyayari daw, magiging ampaw. Parang magpakante yung ilalim niya. Ito ang pinaka-mastermind sa lahat. So, mga boss, patapos na ito. Nalalagyan na lang nila ng mga tile grout. Ayan ang tile grout mga boss. Pinakahit nila gamit ang kabayanas na chinelas. Dito sa ilalim ng ating banggira mga boss. Ayan. Nilagay. Banggira ang tawag yan sa Bisaya. Kababo sa Tagalog siguro. Ayan. Nilagay nila yung ano. Yung dating ano namin sa lababo. Tiles. Ito pala. Hindi ko alam. Ano pala ito no tiles? Granite pala yan. Kaya pala nung tinanggal siya, hindi nabasag. Matigas pala itong tiles na to, granite. Gamit din pala ang habayanas ng chinelas sa paglalagay ng grout. Di basta-basta. Mamahalin yan kasi habayanas. 1 inch. Yan ang ginagawa pag nag-grout mga boss. Yan ang ginagamit niya, lagari yan ang bakal. Parang ginaano niya para matanggal yung mga excess na simento dyan. Or yung mga buhangin na pumasok. Tsaka lagyan ng grout. So, malinis siya, medyo lumalim siya. So, yung grout makakapit ng maayos. Ano, dapat. So, tiyaga talaga mga boss para maganda ang trabaho. Tapos na rin itong ating pagtatiles ng ating sahig sa bahay. So, hanggang dito muna ang ating video mga boss. Sa mga hindi pa nag-subscribe, sana'y mag-subscribe kayo. Ayan, marami pa akong lilinisin dito. I-arrange ko po to. Hanggang sa muli mga boss. Salamat sa support. Paalam. Ingat sa COVID.